mga ka-viewers, kamusta po kayo? Nagbabalik naman ako para update kayo sa another vlog. So for today's video po, i-continue po natin yung vlog doon sa pag-install ng tiles sa terrace. Then aside po sa terrace, nilalagyan na rin po ng tiles yung hagdanan. So ito po yung ipapakita ko sa vlog na ito. Ngayon, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag niyo na po kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para ma-notify na po kayo sa aking mga i-upload the videos. Bali, ito po mga nakalipas na araw. Bali, ito po ang mga trinabaho muna nila. Sa previous vlog ko mga ka-viewers, nalagyan na po ng tiles yung aming terrace. Ngayon naman po ang nilalagyan is itong aming hagdanan. Kung makikita po ninyo, medyo marami-rami na po siya na ilagay na tiles. Then ang plano, ito muna po ang lalagyan lahat ng tiles itong kabilang side para at least po yung mga magtatrabaho po is may matatapakan po sila sa pag-akyat sa second floor. Kaya itong kabilang side muna po yung halos lalagyan ng tiles. By the way, kung napapansin nyo po, parang ang kipot po ng aming hagdanan, ang tama po kayo kasi po ang lupa po namin is 150 square meters lang po. Then sinadya po talaga namin na good for one person lang po yung makaakyat. Makababa kasi hindi naman po talaga madalas ay maraming akit sa hagdanan, kaya ayun, medyo makipot po yung naging design ng aming stair. Bale mga ka-viewers, balikan po muna natin sila kung ano na po yung mga natapos na sa pagtatrabaho. Tingnan po natin. Bali, akit po tayo muna, no? Gaya po niyan, ayun, no? Kahit paano kita na po yung ganda ng hagdanan, di ba? Ang ganda po nung pattern niya. Ang tawag daw po pala sa pattern na yan is chevron. Bali, akyat po tayo. Dito muna po tayo tatapak sa gilid kasi basa pa po yung mga yan. Tingnan po natin ginagawa dito sa taas. Bali, dito po sa taas, gaya po na sinabi ko, hindi pa po tapos din ito. Yung mga edges po niyan is lalagyan pa po yan ng tiles kasi hindi pa po nalagyan yan. Kaya yung magiging trabaho po nila is more on pag-grind. Magtatabas po sila ng tiles para malagyan po yung mag-gilid-gilid na yan, yung edges po ng flooring na yan. So ngayon po, kung nakita niyo po si Kuya Lodi, nilalatag niya po yung mga tiles para at least hindi po sila magkamali sa pattern ng tiles. Ngayon ay papasok naman po tayo, tingnan po natin mga possible na tatrabahuin pa po sa loob. Ngayon mga viewers, bali umakyat muna tayo kasi meron na kami dumating dito na ano matawag dito, yung sa headboard ng kama ng mother ko kasi nagpa-okit po kami. Kaya gusto ko lang po i-share sa inyo para at least, isa po, isa tayo. Gusto ko lang po i-share sa inyo para at least makita niyo po yung pinaka-itsura ng design ng headboard niya. So ito po yun. Bale, ito po ang magiging design ng headboard po ng mother ko. Bale, simple lang po siya na paalon-alon po yung design. Then, by the way, ang presyo po niyan is 3,500. Wala pa pong pintura. Then, made po yan sa paper tree po na kahoy. Kung aware po kayo sa kahoy na paper tree. Then, yung sa gitna po na ilalagay po dyan, nagpa-upholstery po kami. Kaya lang po, inaantay pa po namin. Sabi daw po nung gumagawa is, expect daw namin today, darating daw po yung pina-upholstery po namin dyan na headboard. Tapos, ito po, gaya po niyan, ito po yung pinaka-itsura niya sa gilid. So, zoom out ko lang po ulit. Ayan. Mamaya mga ka-viewers, darating din po yung pina-upholstery namin na headboard po dito. Bali, ang maglalagay na lang po bayo ko. Tapos, ang pinili ko pong kulay ng headboard niya, steel gray, syempre, favorite po natin niya. Kaya, mamaya makikita niyo po yung sa vlog natin pag damating na po yung headboard niya itong kama. So, yung basta yun, headboard, tama po, no? So ngayon, tingnan po natin sila sa CR kasi nagli-layout po sila ngayon sa CR kasi yun na rin po yung mga susunod na gagawin, itatiles. Kaya tara, punta po tayo dun. Bali ngayon mga ka-viewers, bali nakapag-layout na po sila dito sa aming CR dahil ngayon po ay magpa-plumbing na rin po sila. Then i-drill na rin po yan. Ngayon po ay kinukuha na po yung magiging taas ng aming shower. Ngayon yung taas ng bathtub. Saan? Ayan. Ito? Kinukuha ko siya ng ano, baka naman po kayo. Ah, okay. Ito na yung pinakataas ng bathtub. Sige. Hindi pa kayo makontrol, itataas ko pa. Wait lang. Pwede. Plano namin pong ipataas ng onti po yung shower kasi kami po ay mga 5'10 po ang height. Then si mother ay medyo 5'1 lang po. Kasi may plano din po kayong makibathtub sa kanya kaya plano po namin pataasan po ng onti yung shower. Makalipas po ang ilang minuto, ayan, magdi-drill na po sila. Start na po ang plumbing. Pwede, gusto ko lang po i-share sa inyo para po at least makakuha po kayo ng idea sa mga ka-viewers natin dyan na magpapagawa po ng bahay. Bali, bubutasin pa po yung mga wall na yan, di-drill po hanggat maka-form po sila ng paglulusutan po ng pipe. Bago po tayo bumaba, gusto ko lang po ipakita sa inyo latest update po sa ating pinapalagay na tiles sa hagdanan. Bali, ito po ay top view, di ba? Ang ganda po.
Comment down below po kung nagagandahan po kayo. Bali, gaya po ng sinabi ko para sa akin po, ako po ay nagagandahan sa kulay niya, sa design niya, sa pattern niya, lahat. By the way, gaya po ng sinabi ko, yung mga natitira pa po hindi nalagyan ng tiles, yan po yung mag ginagamit para makaakyat po yung mga magtatrabaho pa sa taas. Kaya hindi mo na po lalagyan ng tiles. Diba? Ang ganda. Wala akong masabi. Walang masabi talaga, you know? Pero maganda po para sa akin. Bago po tayo bumaba, gusto ko lang po ulit sabihin sa inyo na ito pa po yung mga hindi pa po nalalagyan ng tiles para po malinaw sa mga ka-viewers po natin yan. Yan pa po yung mga lalagyan. So ngayon ay bababa na po tayo. Ngayon mga ka-viewers, ipapakita ko po sa inyo yung mga natapos po na sa pagtatrabaho. Then bago po tayo mag-start, gusto ko lang po i-inform na sadly is na ubusan po kami ng tiles para sa terrace po sa stair. Kasi po, ayun, out of stock po yung mga ipinagbinhan po namin ng tiles. Sabi niya naman kasi nung bumili kami, marami siyang stock. Kaya lang siyempre, hindi lang naman po kami sigurong nagkagusto ng ganitong design ng tiles. Kaya naubos din po yun. Then nag-try po kami sa ibang store. Meron silang naka-display pero out of stock din po. So mabenta po talaga yung tiles na ito ngayon. Gagawin na lang po natin. Papakita ko na lang po sa inyo yung mga hindi pa nalagyan. Then bukas, possible ay ito na muna po ang gagawin CR. So mag-aasinta na po sila dyan, magle-layout na. Baka malagyan na rin po ng tiles bukas yung CR kasi kanya nakapag-planning na po sila. So ngayon, ito tignan muna po natin yung mga natapos muna sa pagtatrabaso. Let's go! Bali po sa labas ng bahay dito sa terrace sa taas, ito pa po yung mga hindi nalagyan, yan o. Oh. Then, dito po sa'yo. Ito po ay wala pa din po, hindi pa rin po nalagyan. Tapos sa hagdanan, wait lang, ganda po no. Sayang po, naubos po itong tiles na ito. Pero wala po akong masabi, ang ganda po ng hagdanan. Anyway, ito pong lane po na ito, nalagyan na po. Ito po ay naubos na rin po talaga kami ng tiles. Bali, ito po ay ang mga natitira is wala pa po. Wala na po kami stock. Kulang na po. Diba? Unti-unti na lang. 32 pieces na po yung kailangan namin para matapos po ito. Kaya naubusan po, diba? Unti-unti na lang talaga. Tapos na sana, oh. Ngayon, punta naman po tayo sa CR. Tingnan po natin yung ginagawa sa CR. Anyway, ito po, meron na po kami dito mga biniling PVC pipe para po sa CR, ayan. Then, dito po sa loob, dito po tayo. Ayun, nakapagbutas na po doon, nakapag-drill na po dito para sa mga dadaanan ng tubo. Then, dito sa toilet bowl, ayan, nakapag-drill na din po. Hanggang dito po, para sa shower, sa heater, ayan. So, possible po bukas ito na po muna yung gagawin since kulang po tayo ng tiles dun sa terrace. Eh ayan po ang unting update sa bahay. Diba? By the way mga ka-viewers, ang plano din po namin dito sa mga ganito is papatiles din po ng ganito para at least maganda po tingnan. Pare-parehas po yung buong hagdan na naka-tiles pati po yan. Hindi na po namin papapaint yan, same lang po. Kaya lang, ngayon din po pulit ulit tayo, no? Pasensya na po, talagang nalulungkot din ako. Ang hirap maghanap nito, sana maka-order pa po ako sa Bargain Express. May dumating ko po silang ganitong tiles para at least matapos na po ito. Kasi totoo lang po, ang ganda po talaga nung tiles. Wala po akong masabi. Marami din talaga nagkabit sa design ng tiles na ito. At ayun, masabi ko maganda siya. Maganda yung design ng tiles niya. Ayan mga ka-viewers, ayan po ang mga nangyari po ngayon sa bahay. Ayan po ang mga naging update po dito sa aming pinagagawang bahay. Ngayon naman po ay magsha-shoutout naman po tayo kasi meron po tayong mga ka-viewers na nag-request po ng shoutout. So ito po sila. So babasahin na lang po natin sila, no? So shoutout po kay Ma'am Princess Amira, kay Ma'am Grace Bernardo, kay Simply Ever from Abu Dhabi, pinapa-shoutout niya po sila, Dada and Ever po. Then kay Ma'am Edith Mercado Garcia, family from Las Vegas. Then lagi po yung nanonood ng aking vlog. So Ma'am Edith, maraming salamat po sa panonood. Then next po kay Ma'am Juliet Laksa and Nanay Adelina Laksa from Canada. Kay Valerie Sulis from Butuan. Kay Ma'am Tess Cabrera from Milan, Italy. Kay Sir Eddie Maya from Puta. And kay Ma'am Melanie Maya from Hong Kong. And lastly po kay Sir Ruel Yongat
Yungot. So, ulitin ko na po kay Sir Ruel Yungot Yungot. Ayan, lagi po yan nagko-comment at tawagin ko daw po siyang Del. Ayan, Del. And ayan po, maraming salamat po sa pagre-request ng shoutout at sa mga fellow ka-viewers ko po dyan at sa mga silent viewers. Kung gusto niyo lang po magpa-shoutout ay mag-comment lang po kayo at isa-shoutout ko po sa next vlog. So, bago po tayo magtapos, gusto ko lang po sabihin sa inyo na ito na sadly po, nabiting kami kasi diba, ang ganda po nung tiles, para sa akin, ang ganda po nung tiles, nabitin po ako kasi matatapos na sana, makikita na sana lalo yung ganda ng bahay, kaya lang wala po talaga kami nahanap na available po na tiles. So don't worry, mag-pray lang po tayo, makahanap din po kami ng tiles na yan. Magta-try pa po kami sa ibang tile center, baka doon meron pang available ng tiles na yon, or kung hindi naman ang pinakalas talaga is mag-order. Kaya lang kasi kayo pag nag-order, syempre ilang araw din yung naaantayin mo bago makarating sa Bargain Express. Then ewan ko kung papayagan pa nila kami maka-order kasi yung piraso na lang po na kailangan namin 32 pieces na lang po. So onti na lang po yun. Kaya ayun, kaya yun lang naman po winawari namin, pero tingin ko naman makahanap pa rin po kami. So sana po nakakuha po kayo ng idea sa vlog natin. Sana nagustuhan po ninyo. Kung nagustuhan po ninyo, huwag niyo na po kalimutang i-like. Then i-share po natin sa mga fellow natin ka-viewers na nagpapagawa ng bahay para makakuha na po silang idea sa kanilang ipapagawang dream house. So hanggang dito na lang po ang ating vlog. Maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. Bye-bye!